Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Christian Attitude Series. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanampalataya, kung inyo pong mamarapatin ay pakibahagi po sa ating mga kapatid, kaibigan at kapanampalataya. Nang sa gayon, sama-sama po natin mapag-aralan ang salita ng Diyos. Sama-sama natin matutuhan ang salita ng Diyos at sama-sama rin po natin maisapamuhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, we're now in part 15, Christian Attitude Towards Task. Ano po ba ang maaari natin maging attitude patungkol po sa ating pong mga task o mga gampanin, mga kapatid? At ang tawag dito sa iba ay duty and responsibility. But I would rather choose, brethren, ng salitantas, yung ating pong mga gampanin, mga kapatid, at ating pong tinatawag na mga tungkulin. Ano po ba ang dapat natin maging attitude? Dahil tandaan po natin, in doing the task, brethren, dapat walang puwang yung mediocrity. Yung pwede na yan, or wala rin po yung puwang, yung pamaya-maya na, pabukas-bukas. Ang magagawa po natin ngayon ay gawin na po natin para ang magagawa natin ngayon hindi na gagawin bukas. Kasi ang iba, mahilig magpabukas-bukas ng mga dapat na ginagawa niya, mga kapatid. Let us read sa Luke 2:49, Tagalog ang Biblia. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? And in King James Version, Luke 2:49, and he said unto them, how is it that ye sought me? Wish ye not that I must be about my father's business? So, mga kapatid, ang sabi po dito, na ng ating Panginoong Hesukristo, because this point of time siya po ay nawala sa piling ng kanyang ama at ina, at siya po ay nanatili sa templo nung siya po ay 12 taong gulang. Ngayon ang masumpungan siya, ang sabi ni Jesus, hindi ba nga dapat ako ay maglumagak sa bahay ng aking ama, which refer to the temple, brethren. So, dito atin pong makikita na ang Panginoon, Hesukristo, at the age of 12 years old, alam niya na po ang kanyang mga gampanin na mayroon siyang gagampanan sa kanyang buhay. Kaya nga sabi niya, di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama. Tayo din po, mga kapatid, pag dumating na po tayo sa pagkatanto ng tama at sa kamali, at kapag tayo ay dumating na po sa punto ng kamalayan, or sabihin natin maturity bilang tao, bilang Kristiyano, mga kapatid, dapat alam niya na rin po natin na tayo po ay mayroon pong gampanin sa buhay. And we have 4 things to consider as we do our task, brethren in Christ. Let us read in Jeremiah chapter 20 verse 9, Tagalog ang Biblia. At kung aking sabihin, hindi ko ba banggitin siya o magsasalita ng ano paman sa kanyang pangalan? Mayroon nga sa aking puso na waring nag-aalab na apoy na nakukulong sa aking mga buto, at ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil. And in King James Version, Jeremiah 20:9, then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name, but his word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. So, dito mga kapatid, ito pong sinasabi ni Jeremiah, na para bang sabi niya, hindi ko na babanggitin ika ang pangalan ni Lord, at hindi na ako magsasalita ng patungkol sa kaniya. Subalit, deep inside,
in Him, sa kanyang kaibuturan, sa kanyang puso, parang may nag-aalab na apoy, mga kapatid, na hindi niya po ito mapigil-pigil. So, we called it, brethren, ng zealousness bilang lingkod ng Panginoon. So, step one, always be compassionate while doing your task. Kasi alam niyo po why ang ating mga task as Christian, bilang born again, bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, why it become a burden? Because we don't have heart on it. Kailangan mayroon tayong puso. Kaya ang usapan ho dito ay hindi ho dunong, ang usapan ho dito ay puso. Do we have passion sa mga task na ating pong gagampanan? Kaya dito mga kapatid, tulad ng sinabi ni Jeremiah na parang apoy na nag-aalab o baga na nag-aalab sa kaibuturan ng kanyang puso. So passionate. Kaya first, onward messengers of God's word. Kailangan onward tayo, progressive tayo, mga kapatid. Sige lang, tuloy-tuloy lang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi alam naman po natin, as we do our part, let God do His part. And of course, on fire, messenger of God's word. Kailangan on fire ho tayo. Of course, with the help of the Holy Spirit, not by our own lang, kundi tayo ay on fire because talagang pinag-alab tayo ng banal na Espiritu para po tayo mangaral ng salita ng Diyos. Kaya step one, always be compassionate while doing your task. Onward, messenger of God's word. On fire, messenger of God's word. And let us read, brethren, sa Luke 12:50, Tagalog ang Biblia. That tapwat, ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin, at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap. In King James Version, Luke 12:50, but I have a baptism to be baptized with. And how am I straightened till it be accomplished? Matindi po itong statement ng ating Panginoon na talagang gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap. Kumbaga, He won't stop until He will accomplish the task na ibinigay sa Kanya. Alam naman po natin kung ano ang task ni Lord upang iligtas ang sangkatauhan. At hindi titigil ang Lord hanggang hindi po ito ma-accomplish. Kaya mga kapatid, our step two, always be consistent while doing your task. Kailangan tayo ay consistent. Sa kabilaman na may mga challenges, sa kabilaman na may mga difficulties, sa kabilaman na may mga hindrances, sabihin mo natin may mga opponents, may mga obstacles, may mga opposition, go on lang, patuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Bakit? Kasi mga kapatid, hindi po natin maa-accomplish ang isang task kapag kinukonsider natin ang mga negatibong mga pananaw, mga negatibong sinasabi, mga negatibong mga salita, mga kapatid. Go on lang, be consistent lang, and first, dedicated despite of persecution. Sige, mag-dedicate lang po tayo kahit may mga pag-uusig. Tuloy-tuloy lang, be dedicated. And of course, second, devoted despite of persecution. Devoted tayo. Nakatalaga ho tayo. Yun po talaga, kumbaga, you will know if you are devout sa isang bagay dahil marami man mga obstacles, marami man mga hindrances, ginagawa at ginagawa at ginagawa mo tuloy-tuloy ang bagay na ito. Ibig sabihin, you are devoted on that particular task. Kaya step two, always be consistent while doing your task. Dedicated despite of persecutions, devoted despite of persecutions. And let us read, brethren, sa John 9:4, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia.
kinakailangan nating gawin ang mga gawa ni Yaong nagsugo sa akin samantalang araw. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. And in King James Version, John 9:4, I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. This is the very utterance of our Lord Jesus Christ. Na kailangan niyang gawin ang dapat niyang gawin habang araw. Dahil pag gabi na, wala nang makakagawa pa. So pwede po natin ito i-imply spiritually, brethren, na habang tayo ay may pagkakataon, habang tayo ay malakas, gawin na po natin ang dapat nating gawin. Dahil darating ang panahon, tatanda ho tayo, ang magagawa natin ngayon na bata tayo, hindi na natin magagawa kapag tayo ay tumanda. We must work the works, mga kapatid, while it is day. Ngayon, mga kapatid, step 3, always be committed while doing your task. Kailangan committed tayo, mga kapatid. Italaga na ho natin ang ating buhay. Kasi ang iba, tulad ng sinasabi ko nga, na para bang naglalaylo lang, okay-okay lang, nag-chel-chel-chel lang. Mga kapatid, ulitin ko, ang magagawa mo ngayon na malakas ka ay hindi mo na magagawa kapag matanda ka na dahil mahina ka na. Kaya habang tayo may oras, habang tayo may panahon, habang tayo ay malakas, magtalaga na po tayo na gawin natin ang ating mga gampanin sa Panginoon man o sa ating pamilya man, mga kapatid. Dito, first, observe the opportunity while there's time. Kailangan gawin natin ang oportunidad na habang tayo ay may panahon. Sabi nga, para tayong naka-time yung ating mga kapatid. Kasi sabi ko nga, kung mabubuhay tayo ng 80 or sabi natin 70 years old, doon sa 70 years old, talaga bang nagampanan natin yung ating mga gampanin at mga tungkulin bilang isang Kristiyano, bilang isang born again at mananampalataya? At we have to observe while we have an opportunity or while we have time. And then maximize the opportunity while there's time. Gawin na po natin, mga kapatid, habang tayo ay mayroong pang oras, mayroon pa tayong panahon, i-maximize na po natin para, mga kapatid, sabi ko nga, mahalaga ho na maintindihan ho natin ito dahil ang iba, they do not appreciate their parents habang naandyan. Aba, mga kapatid, pag wala na yan, paano na? Kaya, habang nariyan sila, maximize everything to do good to them para pagka nawala man sila, kasi hindi habang buhay kasama natin ang mga yan. Kailangan we have to maximize our opportunity while they are present, while they are living. Kaya mahalaga ho ito, maximizing our opportunity while there's time. And of course, grab the opportunity while there's time. Mga kapatid, kapag lumipas ng nakaraan, hindi na po natin maibabalik. Kaya we have to grab the opportunity that we have today. Dahil pag lumipas ngayon, ang April 29, 2020, hindi mo na maibabalik yan kapag dumating ang bukas. Kita nyo po, ang April 28, kahapon 2020, hindi na po natin maibabalik yan. Kaya we have to grab the opportunity while there's time because we cannot bring the past. Kaya our step 3, always be committed while doing your task. Observe the opportunity while there's time. Maximize the opportunity while there's time. And grab the opportunity while there's time. And let us read, brethren, sa Acts 4:20, Tagalog ang Biblia. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. And in King James Version, Acts 4:20, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ito po ay sinasabi po ng mga apostles, mga kapatid, na hindi sila pwedeng hadlangan, hindi sila pwedeng pigilan
na magsalita sa mga bagay na kanilang napatutuhanan, sa mga bagay na kanilang napakinggan, of course, regarding ito sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya walang pwedeng humadlang sa atin, mga kapatid. Kaya step 4, always be courageous while doing your task. Kasi talagang way back then, ang mga Kristiyano ay pinipersecute, binibehead ang iba, pinapatay ang iba, so ano pa man. So, kung ikaw ay hindi ka courageous sa kanilang panahon noon, mga kapatid, hindi ka magsasalita patungkol sa iyong nakita, sa iyong narinig, mga kapatid. Kaya ang ating step 4, always be courageous while doing your task. Kailangan mahalaga tayo ay courageous tayo. Kasi kapag wala tayong courage, automatic fear ang mayroon po tayo. Kaya mahalaga ho na ang mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano, mananampalataya, ay we are courageous enough para po ipatutuo ang kabutihan ng Diyos, ibahagi ang salita ng Diyos, at ipahayag, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya first, bold enough to teach about Jesus. Kailangan bold tayo, matapang tayo na ituro natin ang salita ho ng Diyos. Mga kapatid, wala man nakikinig, tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Huwag tayong maging dependent sa mga nakikinig, sa mga nanonood, kundi tuloy-tuloy tayo. Bold enough to teach about Jesus and of course, brave enough to testify about Jesus. Kailangan malakas ang ating loob, mga kapatid. Talagang maano tayo, buo ang ating loob, ang wika nga, para patutuhanan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga, sa lahat ng taong ating nakakasalamuha sa araw-araw, mga kapatid, that is our opportunity to testify that God is good, that God loves them. Kaya be brave enough, kasi kapag hindi ka brave, hindi mo magagawa yan. Lilipas ang pagkakataon na hindi mo nagampanan ng iyong trabaho. Remember na ang ating tayo ay nabubuhay for a purpose. Hindi lamang tayo nabubuhay para magtrabaho, kumita, kumain, matulog, the following din na naman, magtrabaho, kumita, kumain, matulog, the following din na naman, kumita, magtrabaho, kumita, kumain, matulog. Hindi ho ganun ang buhay. Tayo ay nabubuhay para maglingkod sa Diyos sa papanong paraan, ibahagi ang kanyang mga salita sa mga taong hindi ho nakakakilala sa kanya, and we can't do it unless we are brave enough to testify about Jesus, brethren in Christ. Kaya step 4, always be courageous while doing your task, bold enough to teach about Jesus, and brave enough to testify about Jesus. Brethren in Christ, we tackled today about Christian attitude toward task, and we tackled the 4 C's, brethren, while doing our task. Step 1, always be compassionate while doing your task. Step 2, always be consistent while doing your task. And step 3, always be committed while doing your task. And step 4, always be courageous while doing your task. And that's all for now. Christian attitude toward task, brethren in Christ. Let us pray. Lord, thank you so much. Tunay nga po na lahat ng mayroon kami ay tanging ipinagkatiwala lamang ninyo sa amin. Salamat sa mga tungkulin at gampanin na inyong pong ipinagkatiwala sa amin. Help us, Lord, na manggampanan namin at magawa namin ito, Panginoon. Help us, Lord, to be compassionate, to be consistent, to be committed, and to be courageous in while we are doing our task. Salamat, God, because you are our strengthener, you are our empowerer, you are our encourager, God. Salamat sa lahat ng iyong mga anak, born again, Christian, at mananampalataya
na patuloy na ginagampanan ang kanilang mga gampanin at tungkulin, we do believe that you will bless every endeavor na amin pong ginagampanan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa mga task na amin pong nagagampanan ng maayos, Panginoon, base sa biyaya mo sa aming mga buhay. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.